Alam mo ba, isang MMA fighter pala ang nakalaban ni Range na foreigner. Kaya pala walang takot itong sumugod kay Range at binigay ng sasakyan niya. Ang binigay lang nila na impormasyon ay kung ano ang pangalan ng foreigner. At doon ko nakita kung ano ba talaga ang kompletong pangalan niya. Pero kung magre-research ka tungkol sa kanya ay talaga namang kay hirap hanapin. Dahil pag tinight mo ang kanyang pangalan ay hindi talaga tugma sa kanyang full name na sinabi sa social media. Pero pag tinight mo sa YouTube, yung full name niya ay doon mo siya makikita. Kaso parang nickname niya lang yung lumalabas, tas yung apelyido niya lang ang sumakto talaga. At base sa mga imaheng na kolekta natin ay agad nating pinagkumpara. At yun, mission success tayo dahil 100% magkamukha naman sila, tas parehas pa ang mga tato nila sa katawan. So kung wala lang dalang armas itong si Range ay siguradong bali-bali talaga ang mga buto niya dito. Dahil base sa nakikita kong mga laban niya ay sobrang husay nito sa grappling. You see how he adds the hip? So it's really cool. He's turning the angle right there, adding the hip, and just, I mean, honestly, a lot of that squeeze. Like, I'm not sure me or Lindsay could finish that, but when you're built like Mike, and you got that squeeze, and you get the head. At para klarong-klaro talaga, mas mabuting i-appearance check muna natin. Ngayon unahin nating tingnan ang kanyang kilay kung parehas ba, check. Sunod naman yung ilong niya, check. Holman ng katawan niya, check. At mga tato sa katawan, check na check. Kahit minalas si Range sa mga araw na yun ay masasabi rin naman nating maswerte siya. Minalas dahil nakulong siya, pero sinworthy rin naman dahil hindi siya na ganito. Dahil kung nagkataon na nahawakan siya ng foreigner, panigurado ganito ang mangyayari sa kanya. Grabe mga kapatid, no? MMA fighter din pala yung nakasagupa ni Brad Range, no? Kung nagkataon, talagang wala. Tapos si Brad Range doon kung nagkataon. Ganun pa man, ipag-pray natin at ipanalangin natin yung pamilyang nawalan yan. Para doon sa pamilya na na-aksidente na kapatid natin, ipanalangin natin mga kapatid. Yun, kabayan din at Pilipina din pala yung asawa niya yan. May anak din na isa. Yan. Yun, sana pagdusan at pagbayaran ni Brad Range yung nagawa niya. Pero sa mga kapatid natin dyan na patuloy na gumagawa ng katatwanan, yan. Ito para to sa mga Brad. Yan, tigilan na natin yung gawa ng mga katatwanan dito sa kapatid natin kay Brad Range. Ang mali ay mali yan. Dapat niyang panagutan yun. Dapat niyang panagutan. Hindi natin kinukonsente yun mga kapatid. Yan, dapat niyang pagbayaran yun. Long live sa lahat ng kapatid natin tunay dyan. Stay humble, keep safe. God bless sa inyong lahat. Long live, Alpaka Paro.